Sa gitna ng dinaranas na pagharang at pangaharas ng mga mangingisdang Pinoy mula sa China, pinamamadali na ang pagtatayo ng karagdagang struktura sa Pag-asa Island sa Palawan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mabagal man ang usad, tuloy-tuloy ang ginagawang development ng gobyerno sa Pag-asa Island. Ito rin ang nagsisilbing main island ng bayan ng Kalayaan sa Palawan. Kabilang sa mga itinayo ang sheltered port para sa mga mangingisda, dito maaring sumilong ang mga mangingisdang aabutan ng masamang panahon sa laot. 2018 ang simula ng pagtatayo nito at inaasahang matatapos ngayong taon. Malaking bagay ito para sa mga mangingisda gaya ni Tatay Romeo. Kahit anong oras daw ay makalalapit na sila sa Pampang para mahakot ang kanilang mga gamit sa lansya. Pero ang malaki pa ring problema ang mga kalaban nila sa huli na mga Chinese fishing vessels. Mula dito sa sheltered port, dito sa may Pag-asa Island, tanaw na tanaw ang hindi bababa sa tatlong Chinese Coast Guard vessels. At ayon sa mga lokal, tuwing gabi kapag magandang panahon, parang fiesta sa sobrang liwanag dito dahil nagkalat ang napakaraming Chinese fishing vessels na nangingisda sa loob ng ating teritoryo. Ngayong araw, nasa 12 kilo lang ng tanige ang huli ni Tatay Romeo. Pag nandyan din sila, wala rin kayong mahuli kasi sila may ilaw, sa amin kawil-kawil lang. Pahila-hila kami ng yung fiberglass na isda-isda. Eh sa kanila, pag may ilaw, pag gabi pupunta mga isda sa barko nila, sa kanila. Kasi parang yung net kasi noon, parang kwan siya. Parang kulambo, inaangat nila. Nandun na isda sa loob. Isang harbesan nila, tulinada. Gaya ni Mang Romeo, nalulumo rin sa kanilang huli ang mga mangingisdang sina Felix at Monico. Halos araw-araw din kasi silang nakikipagpatintero sa mga bangka ng China. Mangarang, kaya lang, kaya hindi na namin pinapuntahan kasi masyado ng malaki. Malaki ang barko nila. Sa amin maliliit lang gamit eh. Imbis na doon maraming isda ang makukuha na namin, wala na, ito na lang yung space namin na napupuntahan, maliit na lang. So ngayon hindi kami makapenetrate dyan dahil binubusinahan kami at ginigiri-girian kami na medyo hinaharangan kami. Tapos pinapalayo kami, tinataboy. So kaya nangyari, dito na lang kami banda sa may silangan. Nangangamba rin silang mangyari sa kanila ang sinapit ng tatlong mangingisdang namatay nang mabangga ng isang crude oil tanker sa Baho de Masinloc. Sana magpatrolya naman yung mga Philippine Coast Guard, yung mga ship natin na malalaki, para naman medyo magkaroon sila ng pag-alinlangan. Maalangan din sila. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., marami pa ang kailangang gawin para maigiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa pinagtatalunang teritoryo. We really have to harden yung ating mga positions dito sa Kalayaan Group of Islands. We have 9 features that we are occupying at kailangan tuloy-tuloy yung pag-develop natin dito dahil gusto natin na maging permanent yung ating presence. Well, inaantay natin yung mga karagdagang mga barko natin. And hopefully by next year, dumating itong mga barko, we will have more patrols in the area. Bumisita naman si House Speaker Martin Romualdez sa Pag-asa Island para tignan kung ano pa ang kailangang development sa isla. Kabilang ang pagpapahaba sa runway, mga dagdag na vessel shelter at docking facilities para sa mga barko ng Coast Guard at Navy. Giit ni Romualdez, ito ang dahilan kung bakit kailangan i-realign ang confidential funds. A portion of it that initially has been already decided to be allocated will be put in. But beyond that, mas malaki pa ang iniisip nating pondo para dito. Bukod dito, nakikita rin na posibleng maging tourist destination ang isla. Pwede itong maging Philippine Maldives tayo para hindi na kailangan tayo lumakbay ng malayo. Mas maganda pa yata dito. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 4. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.